Mga kaayos, magandang araw sa ating lahat. So, ngayong araw mga kaayos, ako po ay may ibabahagi na naman po sa inyo kung ano po ang ating dapat gawin bago po tayo magbaklas ng rocker arm, no? So, ngayong araw mga kaayos, tayo po ay magbabaklas ng rocker arm at saka ng camshaft ng 6HE1 na turbo. So, bago po yan mga kaayos, gusto po ko muna pasalamatan. Shout out si Ryan Cuervo, no, ng Palawan. Maraming salamat po sa suporta sa kay Rolando Robles Jr. ng RMK Logistic. Maraming salamat po. Sa kay Wilson Cabico na walang sawa po sa pagsuporta sa atin at saka sa kay Biherong Matagumpay TV Vlog. Maraming salamat. So ngayong araw mga kayos, tara, samahan niyo po ako. So ayan mga kayos, yung ating makina na 6HE1 turbo, no? Ayan. So babaklasin po natin yung kanyang rocker arm. Ayan. Gawa nga po nung iyan, no? Ayan. Ayan. Basag po siya, oh. Ayan. May isa pa po ditong roller na basag din. Ayun, oh. Ayun. Tukod niya lang po siya kasi naka-close po yung barbula. Pero kanina nung hindi ko pa iniikot, ayan po. May basag din po 'yan. Tapos yung kanyang camshaft, titingnan po natin yung camlog, no. Ito po yung tinatawag na camlog, yung pinakadulo po, no, ng ating camshaft. Ayan, so bago po yun natin siya mga kayos baklasin, kailangan po naka-timing po siya. So paano ba natin siya ita-timing? So una mga kayos, tingnan po natin yung rocker arm. So alamin natin yung kanyang firing order at saka yung running mate. So ang running mate po nito, yung 1 at saka yung 6. So kailangan itatap po muna natin siya. I-open natin tong number 1. Ayan, open. Ito po yung kanyang exhaust. Ito po yung kanyang intake. Ayan, open din. Tapos yung kanyang running mate, nakatap din pero naka-close. Ayan, ito yung kanyang intake, close. Yung kanyang exhaust, naka-close. Tapos higit sa lahat mga kayos, pag na-check nyo na po yung kanyang rocker arm na naka-close at saka open, dito po tayo sa camshaft gear tumingin. Ayan po, oh. Ayan, makikita po ninyo, may marking po siya doon, ayun, sa baba. Itatapat po natin yung marking na yun dito sa labi ng ating head. Ayan. So pag nakatap na po yan siya, nakatapat na po yan, pwede na po natin tanggalin yung ating rocker arm at saka yung ating camshaft para hindi po tayo mahirapan sa pagkabit, hindi na tayo mahirapan mag-timing. So ito mga kaayos, yung kanyang gear nito, diretso lang po ito, hindi na po natin siya kailangan tagatan pa nung vice grip. So anytime, pwede natin siya tanggalin, pwede natin siya ikabit, wala na po tayong iipitan, basta tatandaan na lang yun natin yung kanyang marking, ayun po. Ayan. Ayun. Yung may pintura tsaka may dot. Doon po. So ayun mga kaayos, yung ating dapat gawin bago natin baklasin yung ating rocker arm tsaka yung ating camshaft, no. So kahit anong makina mga kaayos, pag magtatanggal po tayo ng rocker arm, mas maigi po na atin po siyang ita-timing. Yun mga kayos, nakita po ninyo yung ating marking sa ating camshaft at saka yung posisyon ng ating rocker arm bago po natin siya tanggalin. So ganun po mga kayos, yun yung inyong gagawin bago po kayo magbabaklas ng camshaft at saka ng rocker arm. Kahit anong makina po, kailangan mga kayos nakatiming po siya para sa pagbalik hindi na po kayo mahirapan magtiming. So kung alam nyo na yung marking point at saka yung kanyang posisyon, madali na po. So yun lang mga kayos, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share, at saka pag-press nyo po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun lang mga kayos, maraming salamat. God bless.